kids, they are your lolo and lola. Pakilala ni Yuan sa magulang niya. Ngumiti naman ang mga bata at nagmano sa mga lolo at lola niya. Tuwang-tuwa ang lolo nila, pero ang lola ay nagtampo. Tila hindi pa ito handang tawagin na lola. Kumusta ka na iya? Baling sa akin ni Mom. Pinalapit niya ako sa kanya. Agad niya ako niyakap na mahigpit. Nabigla pa ako pero kalaunan ay yumakap din akong pabalik. Nakangiti siya at naluluha nang bumitaw kami ng yakap. Hinaplos pa niya ako sa muka. Nailang ako pero may kung ano sa loob ko ang natouch sa kilos niya. Ayos naman po ako, Ma'am. Wika ako. Ma'am? Tanong niya at inungusan ako. Tumawa naman si Yuan at ang daddy niya. Mommy! Pagtatama niya sa sinabi ko, nagkamot ako ng ulo. Nahihiya ako. Pakaramdam ko'y wala ako, dapat dito. Ngumiti na lang ako at tinawag din siyang mommy. Ayoko magdrama at sirain ang kasiyahan nila at ng mga bata. Panay ang tawa ng magulang ni Yuan habang nilalaro ang kanilang mga apo. Maging ang mga kambal ay tuwang-tuwa din sa bago nilang pamilya. Naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Yuan. Tiningnan ko siya. May mga ngiti siya sa labi. Thank you for raising them well. Kahit mag-isa ka lang. Wika niya. Umiling ako kasabay ng pagiging emosyonal ko na naman. It's my responsibility. Sagot ko. Bumuntong hininga siya at alam ko kung ano na naman ang naiisip niya. Hindi mo ba talaga balak na ipakilala mga bata sa akin? Tanong niya na inaasahan ko. Sasagot na sana ako nang marinig ko ang sigaw na galing sa pinto. Ang kapal na mukha mong babae ka? Sigaw ni Miley na ngayon ay mabilis na naglalakad palapit sa akin. Mabilis tumayo si Yuan. Maging ang daddy niya ay tumayo din. Si mommy naman ay tinawag ang mga katulong at pinadala ang kambal sa malapit na kwarto. Nagulat pa sila na mag-umpisa na mag-hysterical sa Maylene. Tahimik lamang ako. Ito ang dahilan kung bakit kanina pa ako kabado. Bukas na tayo mag-usap. Wika sa kanya ni Yuan. Anong plano mo ha? Talagang binahay mo pa ang babae mong yan? Sigaw niya na nagpayamuko sa mga kamay ko. Hindi ko siya babae. Nanay siya ng mga anak ko. Sagot ni Yuan. Umiling sa Maylene at nalilisik ang mga mata na tumingin sa akin. You are a cheap whore! Ako sa niya sa akin. Nasaktan ako sa sinabi niya. Gusto ko siyang sugurin at sampalin at sabihin hindi totoo ang sinabi niya pero naisip ko na buntis siya. Pinili ko na lang na manahimik. Pinapaalis siya ni Yuan kahit panay ang pagsigaw niya at pagpumumilit na ako ang dapat na umalis. Pinauwi siya ni Yuan. Tahimik lamang ako tindi na umimik. Dinaluhan ako ng mommy ni Yuan at tinatanong kung ayos lang ako. Tumangu lang ako. Naisip ko ang mga bata. Tumayo ko at hinanap sila. Nanonood sila ng cartoons sa isa sa mga silid. Tumabi ako sa kanila. Bumukas ang pinto at pumasok din si Yuan. Mabilis itong tumabi sa akin at yumakap. Uuwi na lang kami ng mga bata. Wika ako sa kanya pero mabilis siyang umiling. You are not leaving me. Not again. Not this time. Sagot niya habang mahigpit na nakayakap. Masaya ang naging hapunan kasama ang magulang ni Yuan. Ngayon pa lang ay mukhang spoiled na mga bata sa lolo, lola at daddy nila. Nang gumabi na, ay nagpaalam na din ang mommy at daddy dahil may lakad pa daw sila ng maaga bukas. Sa master's bedroom kami natulog. Dahil malaki naman ang kama ni Yuan ay kasyang-kasya kaming apat. Panay pa ang lambing at yakap ng kambal sa daddy nila hanggang sa tuluyan na silang nakatulog. Nagising ako ng hating gabi at wala si Yuan sa tabi namin. Sakto din naman na nakaramdam ako ng uhaw kaya naman lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Nakalimutan ko magdala ng pitsil ng tubig kanina. Pababa na ako ng hangda nang marinig ko si Yuan. Don't make it hard for me, Maylene. Matulog ka na. Masama sa iyong mapuyat. Wika niya sa kabilang linya. Tumigil ako sa paghakbang at nagdalawang isip kung tutuloy ba ako sa kusina o babalik na lang sa kwarto. Sakto namang nakita ako ni Yuan. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at nilapitan ako. Iinom lang ako ng tubig. Wika ko. Pinaupo niya ako sa sofa at siya na nagpunta sa kusina para ikuha ko ng tubig. Napapaisip ako sa sitwasyon namin. Noong nagbuntis ako, mag-isa lang ako dahil wala naman kaming relasyon ni Yuan. Kaya naman sinikap kong kayanin mag-isa. Mabuti na lang din at nandiyan ang mga magulang ko. Si Maylene, mukhang stressed na din siya sa pagbubuntis niya. Lalo ngayon, dapat kasama niya si Yuan.
Pero nandito kami ng mga bata na pinagtutuunan niya ng pansin. Nagising ako sa mga hagik-hik ng kambal. Napangiti ako nang makita ko silang nakatanaw sa akin. "Kiss, Mommy!" Utos ni Alexa sa dada niya. Nakangiti din si Yuan at pinatakan ako ng halik. Sa tuwing sasabihin ng anak na halikan ako'y hahalik din, inirapan ko siya. Kanina ka pa siguro nagnanakaw ng halik sa akin habang tulog ako. Puna ko sa kanya. Tumawa lang siya at tinuro ang tray na nakapatong sa nightstand. "Himbing ng tulog mo, kumain na kami ng mga bata." Wika niya. Nakita ko ngang nakaligo na din silang tatlo. Napatingin ako sa orasan at alas 10 na pala ng tanghali. "Bakit hindi mo ako ginising?" tanong ko. Bumangon na ako at sumandal sa headboard ng kama. Ipinatong din niya sa mga hita ko ang tray ng pagkain. Sunny side up egg, fried rice, patty at orange juice ang niluto niyang pagkain. Aabutin ko na sana ang kutsara pero nauna na siya. "Susubuan na kita." Wika niya. "Kaya ko na." Sagot ko at nakipag-aguan sa kutsara. "Sige na. Gusto ng mga bata na subuan ko ang mommy nila." Usal niya sabay lingon sa mga bata na nakatanaw sa amin. Umiling lang ako. Sinimulan niya ako subuan at ang mga anak namin ay nagsimulang humagik-hik. Sa murang edad ay akala may naunawaan na nila ang lahat. Nangiti ako. "Madami pa tayong pag-uusapan." Usal ko kay Yuan. Tumango lang siya habang seryoso sa kanyang ginagawa. Matapos kumain ay agad na akong naligo. Lalabas daw kami at ipamimili niya ang mga bata ng bagong gamit sa mall. Hindi nila ako nagkomento pa kahit tutol ako sa plano niyang pang-spoiled sa mga bata. Ilang taon din na hindi niya nakasama ang mga bata at marahil sa ganitong paraan mababawasan ang guilt na nararamdaman niya. Alam ko na marami din siyang gustong sabihin. Masama ang loob niya na hindi man lang niya alam na nabuntis niya ako noon. Pero nakaraan na iyon at ngayon ang mahalaga. Pero paano ngayon? Mga bata naman ngayon ang maiipit sa amin. Hindi ko pa natatanong kung ano ba ang plano niya sa amin ng mga bata. Kung dito ba siya titira o minsan ay pupuntahan si Mylene. Nagtataka din ako kung bakit nandito kami sa kanya at si Mylene ay pinabayaan lang niya kahit buntis. Ibig kayang sabihin ay kami ang pipiliin niya over Mylene? "Sa bahay na tayo mag-snacks. May mga bisita tayo." Wika ni Yuan habang naglalakad kami papunta ng parking lot. Tumangulang ako. Ang mga bodyguard niya ang nagbibit-bit ng mga shopping bags. Pagdating namin sa bahay ay nandoon si nanay, Tita Celia at Cecilia, pati si tatay ay nandoon din. Nangiti ako at sumunod na sa mga batang nagtatakbo para yumakap sa mga lolo at lola niya. Bago sila humalik sa daddy at mommy ni Yuan. Mabilis lumapit si Yuan sa nanay at tatay at nagmano. Seryoso lang si tatay habang matama na pinagmamasdan si Yuan. "Pasensya na po kayo sa akin kung sa nagdaang taon ay hindi man ako nakapagpakilala sa inyo." Paliwanag niya sa magulang ko. Bumuntong hininga sa tatay at umayos na ng upo. "Pasensya na din po kung hindi man ako umakyat ng ligaw sa anak niyo noon." Napairap ako. Sa loob-loob ko, "Ligaw? Talaga? Liligawan ako?" Sumulyap sa akin si Yuan na tila nabasa ang sinasabi ko. Inlangan ko lang siya. "Wala na tayo magagawa pa sa nakalipas na taon. Ang ayoko lang ay ibahay mo ang anak ko at hindi man lang pakasalan. Ayos lang sa amin na maging dalagang ina siya. Hindi ayos sa amin ay ang ibabahay mo siya nang walang kasal." Seryosong saad ni tatay. Natahimik ako at nagbaba ng tingin. May punto sa tatay at masasabi ko na kampi ako sa sinabi niya. Hindi pa kasi kami nakakapag-usap ni Yuan mula kahapon patungkol dito. "Pakakasalan ko po si Angelica, tay." Sagot ni Yuan. Napatitig ako sa kanya. Mariin din niya akong tiningnan. Ang mommy at daddy niya ay nakangiti sa akin. May gusto kong sabihin pero hindi ko masabi dahil narito ang mga magulang ko. "Dapat sa lalong madaling panahon makasal na kayo." Wika ng mommy ni Yuan sa excited na tono. Napakunot ang noo ko. Kung ganyan ang reaksyon nila, hindi kaya... "How about me?" Napalingon kaming lahat sa pagsasalita ni Mylene. Naglakad na itong palapit sa amin. Hindi siya mag-isa. Kasama niya ang kanyang mga magulang na nakita ko na noon sa isang party na dinuluhan namin ni Yuan. Mabilis lumapit ang mga maid at kinuha ang mga bata para ilayo sa nagbabadyang pag-iskandalo ni Mylene. "Nangako ka na pakasalan mo ko." Madiimang salita ni Mylene.
Seryoso din ang mukha ng kanyang mga magulang na nakatingin kay Yuan. Pagkatapos ay sa akin. Nagyuko ako ng ulo. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Pero teka, pakakasalan? Ibig sabihin hindi pa sila kasal ni Yuan? Pero anong mababago doon kung buntis siya? Anong ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni tatay. Hinawakan siya ni nanay sa kanyang braso. Galit na tumingin si tatay kay Yuan. Kita din na kinabahan si Yuan pero tumayo siya para harapin si Maylin. Noon, hindi naman na ipumukha sa akin na hindi ako gusto ni Yuan. Pero kung ipamumukha niya sa amin at sa pamilya ko na kailan may hindi ako pipiliin ay sobrang sakit siguro sa mga magulang ko. Hindi bali nang ako ang masasaktan dahil sanay na ako. Dahil alam ko mula nang naging ina ako, ang pagkabigo ng anak ay kabiguan din ng magulang. Oo, pinangako ko na pakakasalan kita. Lumapit si Yuan kay Maylin. Malaki ang ngiti ni Maylin sa labi sa kanya ako tiningnan nang may pangungutya. Mabilis tumayo si tatay at hinila ko. Kunin mo mga bata at umuwi na tayo. Hindi ako kaagad nakakilos. Nalaglag ang mga butil ng luha mula sa aking mga mata. Dahan-dahan akong tumayo na magsalita ulit si Yuan. Nangako ako noon na pakakasalan kita. Yun ay kung hindi ko mahanap si Angelica. At kung mahanap ko man siya pero may asawa na siya, pakakasalan kita. Yun ang ipinangako ko sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Wika ni Yuan kay Maylin. Natigilan ako at napatingin sa kanila. Umismid sa tatay. Paano gagawin mo? Hindi ako makapapayag na lumaki ang mga apo ko sa magulong pamilya. Mariing sabi ni tatay. Hindi akin ang ipinagbubuntis na Maylin at hindi ko po bibigyan ng magulong buhay ang mag-iina ko, tay. Madiing sagot ni Yuan. Bigla ko nabuhayan at nakakita ng pag-asa sa sinabi ni Yuan. How dare you! Sigaw ng daddy ni Maylin kay Yuan. Nanuduro niya si Yuan at pulang-pula ang mukha sa galit. Pati ang mommy nito ay matalas na nakatingin ngayon sa akin at inilipat kay Yuan. How could you do this to me? Tanong ni Maylin at namumula din sa galit. Totoo ang sinasabi ko. Bakit hindi mo sabihin ang totoo, Maylin? Utos niya kay Maylin na hanggang ngayon ay napakatapang pa din ang mukha. May nangyari sa atin. Paano mo sasabihin hindi sa'yo to? Tanong niya at nagsimula ng maluha. Gusto mo po bang ikwento ko ang nangyari para maalala mo? Tanong niya na siyang ikinaiwas ko ng tingin. Nakakaramdam ako ng awa sa kanya pero mas nangingibabaw sa akin ang pakiramdam na kami ang pinipili ni Yuan at kami ng kambal ang may karapatan kay Yuan. At kung totoo man na hindi nga kay Yuan ang ipinagbubuntis niya, ay magiging masaya talaga ako. Nararamdaman ko at nakikita ko na ipinaglalaban niya kami. At totoo ba? Hinanap niya ako? You plan it. Sagot ni Yuan. Seryoso ang kanyang mukha at tila nagtitimpi lang din kay Maylin. Lumapit sa gilid ko sa nanay, tita at Cecilia. Hinawakan ako ng Cecilia sa kamay at pinasil ito. Minitian niya ako at sabay bulong. Congrats ate. Mahal ka na ng mahal mo. Bulong niya sabay kindat. Pinamulahan ako at tila kinilig sa kaisipang iyon. Kahit na hindi pa man sinasabi ni Yuan ng mga katagang iyon. We were both drunk and we make love. Dire-diretsong saad ni Maylin sabay sulyap sa akin. Napakuyumos ako ng aking kamay. Kailangan ko bang marinig ang bagay na to? Come on, Maylin. Don't fool me. I know what exactly happened. Sagot ni Yuan. Gusto mo ba na ako magsabi sa mga magulang mo ng totoo? Tanong ni Yuan sa kanya. Nakita kong natigilan sa Maylin. May bahid ng takot at pagmamakaawa ang mukha niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Melvin at Alan. Kumaway sila sa akin nang makita ako, maging kay Cecilia. May hawak na folder si Alan at iniabot ito sa daddy ni Maylin. See for yourself. Wika ni Alan na may ngisi sa labi. No! Sigaw ni Maylin at mabilis na lumapit sa ama na nagbubuklat sa folder. What is this? Sigaw ng ama ni Maylin. Mabibigat ang kamay nito habang iniisa-isa ang mga papel na nasa folder. Maylin and I are not in a relationship even before. Pinalabas lang namin na may relasyon kami pero ang totoo, may relasyon sila na Mr. Cheng ng B&B Industries. Paliwanag ni Yuan. Nanlaki ang mata ng mommy ni Maylin at ngayon ay lumapit din sa asawa na nakatutok ang mga mata sa papel at mga litrato. What
is the meaning of this? Halos pasigaw ang tanong niya kay Mylene na ngayon ay tahimik na. Lumuluha siya at may takot sa mukha ngunit nagawa pa din niyang tumingin sa akin. Mabilis itong naglakad papunta sa akin. You should have stayed where you are and never come back. Sigaw niya habang inaabot ako. Pinigilan siya ng mommy ni Yuan. Sina Alan at Melvin ay inawat din siya. Get off me! Sigaw niya. Pinagtakpan kita, Mylene, para hindi masira ang pangalan mo. Pumayag ako na palabasin na may relasyon tayo dahil kapatid na ang turing ko sa'yo. Wika ni Yuan. Pero totoo, mahal kita, Yuan. Lumapit siya kay Yuan at lumuhod. Nag-iwas ng tingin si Yuan. Yumakap si Mylene sa mga binti niya habang palakas na ng palakas ang ginagawa niyang pag-iyak. Paano kami ng baby natin? Hagulhol niya. Talagang ipagpipilitan mo bagay na yan? Plinano mo akong lasingin dahil buntis ka na at hindi ka mapaninindigan ng ama na ipinagbubuntis mo dahil may pamilya na siya. Tapos ngayon ipagpipilitan mo sa akin ang kasinungalingan mo? Natigilan si Mylene. Sorry Mylene, wala nangyari sa inyo ni Yuan ang gabi na iyon. Nakangisi si Melvin habang sinasabi iyon. How could you? Gigil na sagot ni Mylene. Tumawa si Melvin na tila ba may kalokohan siyang ginawa at sila ni Mylene lang ang nakakaalam. Tahimik lang ako pero naramdaman ko ang paghila sa akin ni tatay. Uuwi na tayo. Kunin mo na mga bata. Ayusin mo muna ang lahat, Yuan. Ayoko na magulong buhay ang ibibigay mo sa anak at mga apo ko. Determinadong saad ni tatay kay Yuan. Tinignan ko si Yuan. Kita ko sa mukha niya ang lungkot at gulat. Ang muminan niya ang kumuha sa mga bata at nagdala sa labas kung saan kami naghihintay. Pinahatid kami ni mommy sa kanilang van. Panay ang tanong ng mga bata sa daddy nila habang nasa sasakyan kami. Si nanay at tita Celia ang sumasagot at sinasabing susunod ang daddy nila. Naluluha ako at tahimik sa buong biyahe. Alam ko naman na tama si tatay. Hindi kami magiging masaya kung guguluhin kami lagi ni Mylene. Sana lang ay maging maayos ang lahat. At dinig ko kanina na sinabi ng mommy ni Mylene na magpo-pull out sila ng shares sa company ni na Yuan. Kahit pa ang mali ay ang anak nila. Marahil ay gusto nila na may tumayong ama at asawa si Mylene sa ipinagbubuntis niya. Para mapagtakpan ang katotohanan tungkol sa ama na ipinagbubuntis ni Mylene. Si Mr. Chang ng BNB ay kalaban ng negosyo ng pamilya ni na Mylene. Nasa 40s na ito at dati na namin nakameeting ni na Yuan. Kumain ka na, Angelica. Tawag sa akin ni nanay. Muli kong sinilip ang cellphone ko bago ako tumayo at sumunod sa kusina. Ang mga bata, nay. Tanong ko na makita kong wala sa hapag ang mga anak ko. Nauna ko ng pinakain. Nag-iiyak sila. Hinahanap ang daddy nila. Sagot ni nanay habang nagsasandok ng ulam. Bumuntong hininga ko. Dalawang araw na kami dito sa Cagayan. Umuwi kami dito kinaumagahan mula namang galing kami sa bahay ni Yuan. Tatlong araw din na wala pang paramdam si Yuan. Akala ko ba kami ang pinili niya? Nilunok ko ang bara sa akin lalamunan para pigilan ang nagbabadya kong luha. Anak, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Kung mahal ka, susundan niya kayo ng mga bata dito. Alo na nanay. Tumango ako pero kabaliktaran ito sa akin na iisip. Pero paano kung hindi pa din niya kami sundan? Sabi niya, hinahanap niya ako noon pero inabot na ng 3 taon at hindi pa din niya kami nahanap ng mga bata. Kung hindi pa ako lumuwas, hindi pa kami magkikita. Sinikap kong kumain at maging maayos. Kailangan maging matatag ako para sa mga bata. Sinimula na ulit namin ang paggawa ng mga wall hanging macromets. Madami din ang nagpagawa ng mga bracelet na souvenir para sa resort. Kaya naman nagdagdag din ako ng mga kinuha na gagawa. Nirecommend ako ng mommy ni Yuan sa ibang mga kakilala niya. Kaya naman medyo abala na ulit kami. Mainam na din ito para hindi ko naiisip ang mga bagay-bagay na hindi makabubuti sa akin. Kakapatulog ko lang sa mga bata nang may marinig akong ingay sa baba. Matutulog na din sana ako nang marinig ko ang tili ni Cecilia. Ate! Baba ka, dali! Ayan ni Cecilia sa akin. Sinanyasan ko siya na huwag maingay dahil tulog na ang mga bata. Nahandaan ako umalis sa kama at sumunod na sa kanya. Ang laki ng ngiti ni Cecilia. Pagbaba namin sa may sala ay dinig ko ang tumutugtog na gitara.
ang mga matatanda ay nasa balkonahe kaya naman sumunod ako doon. Laglag ang pangako nang makita ko ang taong ilang araw nang laman ng isip ko. Nakangiti ako pero naluluha. Angelica, alam kong hindi ako naging mabuti sa'yo. Hindi kita binigyan ng magandang simula. Nag-skip tayo sa dapat na umpisa ng dalawang tao na nasa relasyon. Sorry kung nasaktan kita. Kung minsan malamig ako, hindi ko lang talaga noon maamin sa sarili ko na mahal na kita, umbisa pa lang. Nakangiti siya sa akin pero nakikita ko na nangingilid na din ang luha niya. Kasama niya sa tabi niya sina Melvin, Alan at Prince. Noong handa na sana ako, doon ka naman umalis nang walang paalam. Pinahanap kita. Walang araw na hindi ka naging laman ng isipan ko. Lapis ako nangungulila sa'yo, kasabay ng pagsisisi. Inaharang ni na mommy at daddy ang lahat ng binabayaran ko imbestigador para hanapin ka. Kung alam ko lang na alam pala ni Prince ang kinaroroonan mo eh, sana'y pinabugbog ko na siya para sabihin niya. Natawa siya. Tumawa din sa Prince sabay tapik sa balikat niya. Ginawa namin yun para madala ka. Wika ni Prince habang tumatawa. Yung gabi na nagsabi ka ng nararamdaman mo sa akin, pinili kong manahimik dahil may inihanda ako na surpresa sa iyo kinaumagahan. Pero pagising ko'y umalis ka na naman. Sobrang masaktan ako noon at nakaramdam ako ng galit pero salamat sa Diyos at siya na ang tumulong sa akin sa pamamagitan ng anak natin. Madami akong pinagsisisihan pero sabi mo nga nakaraan na yun. Hayaan mo kong bumawit pagsilbihan kayo ng mga anak natin. Pasensya na din po kayo nahitay kung hindi ako noon humarap sa inyo. Hayaan niyo po at liligawan ko ulit siya. Kahit pagsibakin niyo po ako ng maraming panggatong. Wika niya kay tatay. Dekala na kami. Seryoso mong sagot ni tatay. Natawa kami. Nagkamot naman ang ulo si Yuan at nag-isip. Mag-iigib po ako ng tubig. Wika niya ulit. Nasa tabi lang ng kusina ang poso. Sagot ulit ni tatay. Eh, kung ganoon po, hihingin ko na po ng diretso ang kamay ng anak niyo. Sagot niya na may alangan ng ngiti. Mahilig ka talaga sa shortcut. Ano pa magagawa namin eh? Malalaki na nga ang mga apko. Sagot ni tatay at tumalikod na. Ngumiti naman sa nanay at pinatuloy na ang grupo ni na Yuan. Mabilis ng lakad si Yuan palapit sa akin at binigyan ako ng mahigpit na yakap. Akala ko hindi ka nasusunod. Naiyak ako habang mahigpit din yumakap sa kanyang pabalik. I love you so much. Tanging sagot niya. Mahal din kita. Sagot ko. Bumitaw siya ng yakap at mabilis akong pinataka ng halik. Agad rin kami naghiwalay nang marinig si tatay. Wala kayo sa syudad. Paalala niya sa amin. Nagkatinginan kami ni Yuan at mahinang tumawa. Sa kwarto na lang natin itutuloy. Pilyon niyang bulong. Hindi pwede. Sa taas ang kwarto ko at gawa sa kahoy ang sahig. Yayanig ang buong bahay. Bulong ko din. Natawa ako nang sumimangot siya. Oh, jeta ka muna. Baka mami, mabuntis na naman ako. Yan nga ang plano ko. Nung nagkita tayo sa bar, naisip kong buntisin ka para sana hindi mo ko iwanan ulit. Pero sana huwag muna. Gusto ko sulitin muna ang panahon sa inyo ng kambal. Madami akong pagkukulang sa inyo. Sobrang matouch ako sa sinabi niya kaya naman naluha na naman ako. Oo nga pala. Asensya ka na. Hindi na kita. Nagawa na magandang wedding proposal. Layas ka kasi ng layas. Pasaring niya. Kinaba niya ang bulsa ng pantalon at nilabas ang maliit na box na may lamang singsing. Mabilis niyang kinuha ang ring finger ko at sinuot ito sa akin. Hindi mo pa ako tinatanong. Mahilig ka talaga sa shortcut. Maktol ko. Are you going to reject me? Tanong niya habang nakataas ang isang kilay. Umiling ako at natawa. Marry me. I don't take no for an answer. Wika niya. Pinagmasda ng singsing sa daliri ko habang may malaking ngiti sa mga labi. Nakangiti din siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mabigat kong isinanda lang aking likod sa swivel chair. Maaga pa lang pero parang pagod na ako dahil sa aberya na nangyari sa isang brunch ng kumpanya. Isama pa ang kapalpakan ng bagong sekretarya ko. Kaya naman pinalipat ko na siya ng department. Kung hindi lang ako naawa sa pakiusap ay huling araw na talaga niya sa trabaho. Dahil sa negligence niya, ay galit na galit ang isang possible na investor.
Nakapag-set daw ito ng dinner meeting kagabi pero walang sumipot dahil hindi ipinalam sa akin ng aking secretary. Naka-maternity leave kasi si Tina at 4 na buwan pa bago siya makababalik ng trabaho. Napahilamos ako ng mukha. 1 week akong nagbakasyon at unang linggo ko sa trabaho ay ito ang sasalubong sa akin. Bumuntong hininga ako. Naisip ko bigla ang masasayang mukha ng aking kambal na anak at ang magandang mukha ng kanilang mommy na asawa ko na ngayon. Napangiti ako. Naalala ko pa si Angelica sa unang araw niya noon sa trabaho. Natulala ako sa kagandahan niya pero hindi ko na lang pinahalata. Pero siya ay hindi niya nagawang itago ang paghanga niya sa akin noon. Natulala pa ito. Kung ibang araw siguro ay matutuwa ako. Pero dahil may mga problema din noon sa kumpanya ay mainit ang ulo ko. Siya tuloy ang napagbalingan ko at nasigawan ko pa. Nag-inuman kami noon ng mga kaibigan ko pero siya ang nasa isip ko. May mga inimbitahan sila mga babae pero wala doon ang isip ko. Naiisip ko ang maganda at sexy kong secretary. Alam ko na nag-o-overtime siya noon kaya naman sa opisina ako dumiretso sa halip na sa kondo ko. Nagdahilan pa ako na may kukunin akong dokumento. Pero ang totoo ay hindi ko alam kung paano ba siya i-approach, hindi bilang isang boss. Never thought that he would respond to my kisses. Her lips is so addicting that makes me want her more. She's the only woman who can make me turn on just by looking at her. Napabalik ako sa wisyo nang tumunog ang intercom. Yes? Tanong ko. Ang isang HR assistant ang pansamantala kong secretary habang naghahanap sila ng panibago. Sir, may aplikante po. Sagot niya sa kabilang linya. She must be good at work. Send her in. Walang gana kong sagot. Nakarinig ako ng 2 magkasunod na katok bago nagbukas ang pinto ng opisina. Hi sir. Nakangiti ito sa akin. Nakasuot ito ng green sundress. Nakatingin lang ako sa kanya habang titig na titig ito sa akin habang palapit sa aking mesa. Umupo ito agad sa bakanteng upuan sa harap ko. I'm here for a job interview, sir. I heard that you needed a new secretary. Wika niya. Tumikim ako at tinawakan ng aking baba. Tila nag-iisip muna. Why should I hire you? Tanong ko sa kanya at gumisi. I'm good at this job, sir. I can do anything that pleases you. She flirty said. Really? Anything? I ask. She smirks at me and stand up. Naglakad itong papunta sa akin at ipinatong ang daliri sa aking balikat. Naglakad ito sa akin likod habang hinahaplos ang aking balikat. Nang makarating sa kabilang balikat ko ay huminto ito at umupo sa kandungan ko. Hinaplos niya ang mukha ko. Napapikit ako sa akin niyang ginawa. I miss you. Bulong ko sa kanyang tanga. Ngumiti siya at ginawaran ako ng marahan na halik. I miss you too, hubby. Wika niya at ginawaran ulit ako ng halik. So, are you going to hire me as your secretary, boss? Tanong niya. Napangisi naman ako. You're the best secretary, wife. But I won't hire you. Sagot ko na ikinasimangot niya. Bakit? Tanong niya na tila batang nagtatampo. Napangiti ako. Wala tayong matatapos na trabaho kapag naging secretary ulit kita. Ngumisi siya at umiling. 6 months din ako noon sa'yo bilang secretary. May nagagawa naman tayong trabaho habang may ginagawa dito sa opisina mo. Usal niya. Natawa ako. Naalala ko tuloy ang mga panahon na iyon. My wife is so dumb hot. Baka wala na tayong magawang trabaho at mag-tour na lang tayo sa bawat sulok ng opisina. We're making love all day. Sagot ko. Bigla siyang namula kaya natawa ako. My wife is blushing. Hindi ka pa ba sanay? Tukso ko sa kanya. Hey miss, making love with you in your office, boss. Bulong niya sa akin. I kiss her and caress her hair. Me too. My sexy secretary.